Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang part 1 ng Dong Juana, Hero Return. Nagsimula ang istorya na may umataki na malaking monster sa isang city, inataki nito lahat ng building na nag-cause ng malaking explosion, at may mga monster pa ng atake ng mga tao. Dahil sa ataking ito ay walang magawa ang government, at lahat ay natakot, biglang lumitaw ang isang hero, na tinatawag na Zero. Kinalaban nito at madaling nitong pinatay ang mga monster. At pagtapos talunin ang mga monster at hulihin ang mga supervillain, nagpakalat din ito ng mga impormasyon tungkol sa mga kriminal at sa mga monster, at dahil dito ay natotong lumaban ang mga tao sa monster na nagbunga sa patuloy na pagdami ng mga hero, at dahil doon ay nagkaroon na ulit ng kapayapaan. Pero nang magkaroon na ng kapayapaan ay biglang nawala ang hero na si Zero na parang bula. Matapos ang 5 taon ay inannounce na magkakaroon ng movie tungkol sa hero na si Zero, na kinatuwa ng mga tao. Samantala may isang lalaki na nagngangalang Lin Jia ang nagre-reklamo dahil pinalayas daw siya ng kapatid niya para maghanap siya ng trabaho. Habang nagmoment ito ay biglang nakarinig ng sigawan na sa lakas ay natamba pa siya. Nang lapitan niya kung saan ito galing, ay mula ito sa mga babaeng nagsisigawan para sa isang grupo ng banda, na pinangungunahan ng nagngangalang Shishen, na isa din superhero. Habang nasa stage si Shishen ay biglang may bumaril sa kanya, na naiwasan naman niya agad. Nainis naman ito sa umataki sa kanya. Nang tignan ang mga umataki sa kanya ay mukhang mga goons na galit, natakot naman ang mga nanonood at nagtakbuhan. Pinagbabaril naman ng mga ito ang grupo ni Shishen pero kinounter ito ng isa sa member at saka biglang napunta kay Shishen ang mga weapon nito, na kinainis ng mga ito. Dahil wala na sila weapon ay hand-to-hand ang labanan, binisak naman sila ng drummer gamit ang superpower niya, at isa pa na ginamitan ng kanyang speed na mala the flash sa bilis, naglaban naman si Shishen at ang leader. Binisak lang ito ni Shishen na kinagulat nito. Pero mukhang hindi pa ito sasuko at nanakat pa pero biglang nagkaroon ito ng poses sa paa na kinagulat niya. Bigla naman sumingit si Lin Jia at sinabi na huwag na siya kumilos kundi dadagdagan niya ng poses, na kinagalit ng goons, dahil akala niya ay pulis si Lin Jia. Nag-flashback naman na magkasabuat ang goons at si Shinshen, sa acting nila para umangat sa rank si Shinshen, dito nagalit ang goons dahil akala niya pinaglaruan siya ni Shishen, at lumabas ang totoong nitong power bilang level B, na kinatakot ni Shinshen, nabilib naman si Lin Jia sa second transformation ng goons. Sinapak ng Mr. Level B si Shishen na nagpatalsik dito, na kinagulat ng kasama niya. Lumaban pa ang mga ito pero binasek na lang ni Mr. Level B, may dumating pa isang hero na bida-bida, na level N na si Zhan Chen, ininsulto naman ito ni Mr. Level B, na kinainis nito, pinagyabang pa nito ang power gloves nito, at atakihin si Mr. Level B, pero mukhang nag-backfire at siya ang tumalsik, at nalaglag, speechless naman na nanonood si Lin Jia saka nilapitan si Chang Shen, tumayo naman ulit ito at mukhang lalaban pa, ilan beses ito tumalsik pero sige ataki pa rin, hanggang sa hindi na ito makatayo. Napasnak pa si Lin Jia sa panonood. Nagalit naman ng tuluyan si Mr. Level B, saka inatake nito si Zhan Chen, pero tumayo ito at pinurotektahan si Lin Jia. Sinabi pa nito na isa daw siyang hero at hindi siya tatakbo, na kinabilib ni Lin Jia. Bigla naman itong sumugod sa kalaban na may dalang malaking weapon, at hinambalos ang kalaban na nagpatambe dito, na kinagulat ni Chang Shen, biglang naman ito kumapit kay Lin Jia, at sinabi na magsanib puwersa daw sila. Bigla naman may dumating na sasakyan at lumabas doon ang isang magandang babae, saka lumapit kina Lin Jia at tinanong kung ano nagyari, nakilala naman ito ni Chan Shen at sinabi na ito si Handong Manu, ang third superhero sa H-City, nagpaliwanag naman si Chan Shen, at gusto pa ipakilala si Lin Jia bilang assistant pero biglang nawala na ito na kinagulat niya. Nang makauwinan si Lin Jia ay may narinig siyang nag-aaway, nang tignan niya ay ang kapatid niya at ang nanliligaw dito. Saka biglang nitong pinalayas ang lalaki ng puwersahan. Sinabi naman ni Lin Jia na gwapo naman daw ang lalaki bakit ayaw nito doon. Biglang sinabi ng kapatid niya na ang kanyang puso ay para lang kay Zero, na kinagimbal ni Lin Jia, dahil lalong hindi pwede malaman ng kapatid niya na siya si Zero. Saka naman siya nito tinanong kung may work na siya, napakamot ito sa ulo at sinabi na mahirap daw maghanap ng work, na kinagalit ng kapatid niya, 5 taon na daw siyang walang work at hindi pa natulong sa gawaing bahay. Habang nag-aaway sila ay biglang dumating si Zhan Chen, na kinagulat nila. Nagpakilala ito, at nagbigay pa ng hero card niya. Dito niya sinabi na gusto niya kunin bilang assistant si Lin Jia.
at nang malaman ng kapatid niya na may sweldo at bonuses ay naging pera ang mata nito, at nagkasundo ang dalawa. Nakinainis naman ni Lin Jia. Masaya naman si Zhang Chen dahil okay na. Wala naman ang magawa si Lin Jia. Kinabukasan ay sinama na siya ni Cha Shen para magpalista bilang hero. Nang pumasok sila sa building ay nakita niya ang isang statue ni Zero na may kasamang iba pang statue. Doon pinaliwanag ni Chan Shen na ito ay mga SS class hero. Nakasama ni Zero sa labanan, na pinagtaka ni Lin Jia. Dahil wala naman siya kasama na lumaban, dito pinaliwanag ni Chan Shen na 5 years ago nagkaroon ng division sa lakas ng mga hero simula sa SS, S at 8 pang level, na naging dahilan ng away sa mga hero, at ang ibang hero ay umalis. Pumunta sila sa exam room, at doon pinakilala sila kay Yatan. Sinabi naman ni Yatan na pag nakatagal daw si Lin Jia ng 3 minutes ay pasado na siya. Nakinatuwa ni Lin Jia at sinabi pa na paano pag tinalo niya ito, nakinagulat ng dalawa. Nakinatuwa ni Yatan, biglang naging weapon ang kamay nito, at naglabas naman ng weapon si Lin Jia. Inatake ni Yatan si Lin Jia pero madali itong hinarang gamit ang weapon niya. Nakinabilib naman ni Yatan at sinabi na mukhang hindi ito nagbibiro, madami pa ito sinabi. Saka biglang nagalit at inatake si Lin Jia na madali niyang naiwasan. Ginawa pa nitong bala ang mga bato sa paligid nito para atakihin si Lin Jia. Na madaling hinaharang ni Lin Jia gamit weapon niya. Naglabanan ang dalawa, sa huli ay inapakan ni Lin Jia braso ni Yatan at bumaon sa lupa na kinagulat niya. Saka siya tinuhad sa mukha, na nagpatambe sa kanya, na kinagulat ng dalawa. Alanganin pa sinabi ng babae na full points ang nakuha ni Lin Jia, at tinuro siya sa written exam, at saka tumakas. Samantala gulat naman at pinagpawisan pa si Lin Jia dahil may written exam. Samantala nang magising si Yatan ay nasa hospital siya at nandun si Handong Manu. Una confused pa siya sa nangyari pero bigla niyang naalala ang pag-atake ni Lin Jia na nagpagising sa kanya ng tuluyan. Dito niya sinabi na natalo siya pero hindi niya matandaan ang eksaktong detalye ng pangyayari. Kaya sinabi ni Handong na isipin na lang niya na isa daw tong nightmare at kalimutan. At sinabi na malakas daw ang newcomer at nasa level A, kaso bumagsak ito sa written exam na nagpagulat kay Yatan, at sinagot pa nito sa isa sa tanong na ayaw daw niyang maging hero. Sobrang excited naman si Chan Shen na makita result habang si Lin Jia ay relax lang, at nang makita nila ang result ng written exam niya ay tinawanan siya ni Chan Shen ng husto, hindi naman siya makatingin dito. Habang nakamasid lang si Handong, saka umalis na si Lin Jia habang nakasunod si Chan Shen, at madami pa itong sinabi tungkol sa hero. Pero biglang tumigil si Lin Jia at tinanong kung paano kung mahina ang teammates ng hero. Umaasa ba dapat ang hero sa kapwa hero niya? Pero bago pa iyon masagot ni Chan Shen ay biglang may nakita silang isang lalaki na binubuli ng tatlong lalaki. Tinignan ni Lin Jia ang paligid at lahat ay walang pakialam sa nangyayari. Bigla naman sinabi ng bully na ang idiots daw na namatay na katulad ni Zero ay hindi isang hero. Nakinainis ni na Lin Jia at Chan Shen. Hinagis ng bully ang lalaki. Sinalo naman ito ni Lin Jia, at galit na tinignan ang mga bully. Tinangka naman ni Chan Shen na atakihin ito na madali lang hinarang ng bully, at susuntukin sana ito pero niligtas ito ni Lin Jia na kinagulat nila. Bigla naman nagpakilala ang tatlong bully bilang D-class hero. Golden Triangle na may pa-post pa. Bigla naman may sumingit na tinawag nilang Shen Jingwei Chao, o Unlucky Ghost, na kinagulat ng tatlo. Saka tumakas sa takot. Napanganga naman sina Chan Shen at lalaki na nagngangalang Yan Qing sa kanya. Samantalang si Lin Jia ay cool lang. Nag-thank you naman si Yan Qing sa kanila. Medyo inasar pa ito ni Chang Xing. Kaya si Lin Jia na nag-introduce sa dalawa. Nagpakilala naman ang lalaki bilang Shisan, isang E-class hero. At masaya daw ito na nakakausap nila siya nang hindi natatakot ang mga ito. Nang tinanong ni Lin Jia kung may kaibigan daw ito. Sa kanya pinakita ang picture ng 2D idol sa phone niya sa mga ito. Nakinagimbal nila. May pabulong pa si Chan Shen kay Lin Jia. Bigla naman lumapit si Lin Jia dito at pinakita ang wallpaper niya na parehas dito. At tuluyang nagkasundo ang dalawa. Nakina-speechless ni na Chan Shen at Yan Qing. Saka masaya naman sinabi ni Lin Jia kay Shisan na magtulungan sila at biglang namulaklak paligid nila. May pasingit pa si Yan Qing na ganun daw ang Magic Girls pag pumapasok sa kontrata. Sobrang saya naman ni Shisan ay maiyak-iyak pa ito. Nakinagulat ni Lin Jia, at sinabi pa nito na simula nang maging E-class siya ngayon lang may gusto makasama siya sa grupo. Welcome din naman siya ni Chang Shen. Saka naman umiyak ulit si Shisan sa saya. Gulat naman ang tatlo sa reaction ni Shisan,
Bigla naman tinanong ni Yan Qing kung ano ang ability ni Shisan. Saka proud na sinabi na ang ability niya ay unlucky. Nilinaw pa ni Lin Jie ibig niyang sabihin at pinaliwanag na lahat ng sa paligid niya ay nagiging unlucky, at nakangiti pa ito. Nakinashock naman ang tatlo, at nagkwento pa ito na simula sa orphanage o anumang bahay ang lipatan niya ay nagkakaroon ng trahedya, hanggang sa manirahan na siya sa street, unti-unti naman lumayo ang tatlo sa kanya, pero sinabi niya na may swerte naman daw nangyari sa kanya. Nang tinanong ni Chan Shen kung ano yun, sinabi niya na niligtas daw siya ni 05 years ago, na nagpapawis kay Lin Jia. At sinabi pa niya na simula noon ay gusto niya na maging hero at buong lakas nito sinuntok ang isang pillar sa building, na biglang kinasira nito, at nadamay na ang buong building na kinagulat ng lahat. Nagtakbuhan ang mga tao, samantalang nabagsakan naman ang mga bato si Yan Qing, at may isang bata naman na muntik mabagsakan ng statue na madaling niligtas ni Lin Jia, na kinagulat ni Shisan. Binuhat ni Lin Jie ang bata at inutusan si Shisan tumulong magligtas ang mga tao dahil siya naman ang dahilan nito, na sinang ayunan niya. Marami naman na aksidente at napunta sa hospital. Alanganin naman dinalaw ni Shisan si Yan Qing, at naabutan niya doon sina Lin Jie at Chan Shen. Masaya naman sinabi ni Lin Jie na ligtas na daw si Yan Qing, na kinainis nito dahil hindi daw siya okay. Pero inasar lang ito ni Chan Shen. Sinabi naman ni Yan Qing na maging okay lang siya basta lumayo si Shisan na kinainis naman ni Lin Jia dahil teammate daw nila si Shisan, na lalong kinainis nito. Bigla naman sinabi ni Shisan na okay lang daw, wag na daw siyang kawa ng mga ito, alam daw niya ang abilities niya. Pero sinabi ni Lin Jia na hindi niya babawiin ang sinabi niya. Alanganin ding sumang ayon si Chang Shen, pero kung pwede daw ay dumistansya si Shisan sa kanya, na sinang ayunan ni Shisan. Saka nabuo na grupo nila sa kabila ng pagtanggi ni Yan Qing.